Ahoy mga ka-t-shirt! It's me again, Mike V, your t-shirt guy, to give you personal development topics and IT and tech stuff. Hindi ka ba napapansin ng mga job hunters? Enough naman yung experience mo. Bakit wala pa rin tumatawag? Gusto mo bang ma-hire pero parang walang chance? Ang topic natin ngayon is about how to write an effective resume. Kung interesado ka sa topic na to, please stay tuned mga ka-t-shirt. Okay, unang-una, shoutout pala kay Ms. Roseanne Runa, our pinakamagaling na HR sa Apex Mobile Tech Philippines, no? Giving her insights with regards to our topic. Since hindi naman ako HR and we wanted to legitimize this topic, I seek help from a professional standpoint. Napaka-importante ng resume when applying. Kasi it's our personal brochure or a marketing material to the company that we desire to work for. So let's start our tips on how to write an effective resume. Tip number one, make it concise as possible. Tandaan, ang mga HR, they are screening hundreds of applicants within the day. So they don't have the time reading all of your 4 to 5 pages ng resume mo, di ba? Kung 4 to 5 man. So dapat, maikli lang yung resume mo, pero powerful and catchy. Pwede mo siyang i-squeeze for 2 pages lang max. Having so many pages in your resume will not help you at all. Kaya stay away from the quantity, instead go to the quality side of things. Tip number 2, use only relevant work background. Pag maglalagay ka ng work background mo sa resume mo, make sure mo na yung work background na ilalagay mo is makakatulong dun sa application mo at mas strengthen yung chances mo of having the job itself. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng working background natin or hindi lahat ng professional experiences natin nakakatulong dun sa posisyon na gusto nating applyan sometimes. For example, gusto mo maging developer pero yung previous experience mo is as a call center agent or a service crew inside of a fast food chain, no? There's nothing wrong with those kind of experiences, pero hindi natin marirelate kasi yung mga working experiences na yun doon sa current na ina-applyan mong job. Kaya dapat, ina-assess din natin na baka pwedeng hindi na natin ilagay yun. Kasi nga, ang goal natin, di ba, is the first one, is concise, di ba? Be concise. Kailangan limit lang into maximum of 2 pages. So, para mabawasan natin yung mga bagay-bagay na yun at para mas mapaikli pa natin, mas magawin pa natin mas simpler yung ating resume, we should remove those kind of things. Kaya very important, you should assess kung ano bang professional experiences mo yung makakatulong doon sa application mo. Kaya importante na alam mo yung qualities and yung desirable traits ng position na ina-applyan mo para alam mo rin kung ano yung ilalagay mo at i-highlight mo sa resume mo. Yung talagang kailangan nila. That brings us to our tip number 3. Tip number 3, don't explain the job description. Highlight your achievements. Alam na ng HR kung ano yung job description sa work background mo. Kaya wag mo na siyang ilagay at wag mo nang ulit-ulitin dun. Isipin mo na lang kung ano yung mga achievements mo during the span of your tenure sa previous work experiences mo. And navigate that as an advantage point over the other applicants. Kagaya nga na sinabi ko kanina, it's a marketing material or a personal brochure, di ba? So meaning, you need to sell yourself based on what they need. For us to give you a better understanding, no, kung paano sinusulat yung resume based on the achievement side and the impact side of the applicant over the job description alone. For example, itong number one na to na example natin is implementing Scrum methodology, monitoring daily Scrum events, listing down blockers, and escalate to necessary person. So ganyan yung sinulat yung kanyang working experience for a certain company. So makikita mo dito, napaka generic nung kanyang mga terms, no? Parang makikita mo ito sa lahat ng mga job description ng mga HR kapag ka naghahanap sila ng mga applicants. So dito naman sa example number 2, makikita mo dito, providing valuable reviews to Globe Broadband and helping to increase revenue every year, providing the program team to think other strategies to implement, and so on, and leading multiple successful releases which enable the business, and so on, and so on. So, mapapansin mo dito yung pagkakaiba kung paano nila sinusulat. Kung ako ang HR, mas appealing sa akin yung example number 2 kasi nakikita ko yung impact ng tao at yung ginawa niya dun sa kanyang work, no? Kumbaga yung value niya dun sa company, nakikita ko agad.
kaya mas scratchy ito sa akin. So dapat, we have this kind of notation as well, na if we are writing our resume, it should be based upon your achievement and your contribution to the company that you are working with, no? Right now or in the previous companies. Para ma-appreciate ni HR na, ah, ito, may dating to. Hindi kagaya ng example number one lang na napaka-lame nung pagkakasulat at hindi mo makikitaan ng pagkakaiba dun sa ibang mga job description at ibang applicants na hindi alam kung paano magsulat nung kung ano yung kailangan at kung ano yung importante doon sa kanilang working experience. So, ito yung pagkakaiba nila. Tip number 4, no need to include extra things. Don't include na yung mga school achievement unless fresh grad ka. Your hobbies, hindi po slam book to kung nailagay. Your personal attributes like your height, weight, religion. It doesn't necessary anymore to pick it up there. And then character references, no? Kahit huwag nyo na muna ilagay kasi upon request naman yan eh. Kapag ka nandun na sa process na next step, doon natin siya ibigay. So yun yung tip number 4. Okay, tip number 5, follow the format. Okay, personal details. Ano-ano ba yung mga nandun sa personal details? Name, contact number, email address, and LinkedIn link. And the next one is summary. Ano-ano ba yung nandun sa summary? Meron yan skill, may number of years of related working experience. Remember that, ha? Related working experience. Then, and brief summary, no? Ano ba yung pwede mong i-present dun sa table? So, napaka-importante niya. Ito yung example ko para makita nyo kung ano yung, kung paano siya nilalagay dun sa resume. Tingnan nyo ito. And of course, yung employment details. To wrap it all up, here's our final thought. Convey the most important pieces of information within the first third of the resume. Sabi nga ni Ms. Rose Ann, parang dating app lang yan. Kailangan, in a matter of seconds, you should stand out para ma-swipe right ka or like or else swipe left ka or dislike. So, marami sa atin, we wanted to explore details inside of our resume. Pero keep in mind na yung resume is our best foot forward lang. Pag nandun ka na sa interview proper, dun nyo siya ihimay-himayin, no? Dun nyo siya bigyan ng mas maraming rekado, ika nga nila. So, para sa akin, guys, if you wanted to be chosen with regards dun sa initial screening ng mga HR, make it simple but catchy. At make sure nyo lang na lahat ng mga achievements nyo and lahat ng mga strengths nyo is madaling mabasa at madaling maintindihan ng mga HR para piliin yung resume nyo. Another thing then, guys, is i-make sure lang natin na lahat ng nasa resume natin is totoo. Mahirap kasi na tanungin ka sa interview based on your resume tapos hindi mo pala talaga alam. So that's a downside na rin, no? Maganda nga yung resume mo, pero pagdating mo sa interview, kulelat ka rin naman. So hindi ka rin matatanggap, di ba? Kaya napaka-importante na you keep your resume intact, updated, complete, catchy, and all of your achievements para ma-reflect mo na ikaw yung tamang tao para dun sa job na yun. Very important yung mga previous tips natin, di ba? Gamitin nyo yun para maging advantage nyo over the other applicants. Importante that you sell yourself to the HR or to the company itself enough para mas madali yung transition mo or para mas madali yung pagkuha nila sa'yo. Kung nagustuhan nyo itong topic na to, please like, share, and subscribe para sa isa na namang T-shirt Guy vlog. So para maparami pa natin itong mga ka-T-shirt natin. And abangan nyo guys, I will be having our first gaming streaming. So sana kaya ng internet ko. Pero I will tackling about games na for the next few vlogs natin, no? Pero don't worry, our topics or our personal development will still be here. Pero I will be adding new content, no, para hindi naman tayo magsawa at para may mabago tayong ma-offer sa ating mga ka-T-shirt. So keep safe everyone and see you next week for another T-shirt Guy vlog.